Okay, hello guys. Ito na po yung China moth po, no? Para po siya sa mga buntis, no? Ang laman nito, guys, ay ito po siya, no? Iba't ibang klasing mga kahoy, no? Good for sa mga buntis yung nagdadalang tao para hindi mahirapan sila manganak. So ito po ay may nakalagay naman pero Bisaya yung nakasulat. 13 na klase, no? 13 na klase ng mga herbal na nandito sa loob. So ito po yung hitsura niya. Ayan. So ito po. Hugasan lang ito and then yung napapakuluan. No, ang nakalagay kasi dito gamot din siya sa sinisigmora, nervous, mayroon din kulang sa dugo, no, sa mga babaeng na nagbubuntis, na para sa mga napasma din, no, sa pagkain na hindi nakakain, so gamot din siya, no. Yan po ang basta marami po ang nakalagay diyan, no. Nakasulat kasi dito na ang mga gamot na kahoy na dahon, ang mga gamot na sa kalasangan or galing daw sa mga kabundukan yung mga gamot na ito na andito, no, para hindi mahirapan sa para magmadali lang pag-anak, no. And then gamot din siya sa binat, and then mas na yun pa, marami pa, no. Gamot din siya sa sakit ng katawan, no. Yan po. So ito po ay huhugasan ko lang muna tapos ilalaga na natin. Okay, so ito na po guys yung ating China moth na hinugasan ko na, guys, no. Yan po, iba-ibang klase po ang nandito na herbal. May sibukaw, may cinnamon, may baliti, may basta marami siya kasi 13 siya na klase. So ito yung mga instruction niya, Bisaya lang siya, guys, no. Ipapaliwanag ko yung mga konti lang, no. So ito daw ibig sabihin, inandamon sa makagwihong pag-usisa, sa taas na kaliwag usab sa matres, no. Sama sa kung may problema ka sa matres, pwede magagamot din siya, no. Ang mga gamot ng kahoy, sa kahoy, dahon at gamot sa kalasangan. So galing siya sa mga sa bukid yung mga herbal na to, okay? So ang lagi talagang nakaan dito na hindi ka talaga sa babaeng mabdus o sa babaeng buntis kung magsabak, makahatag or makabigay ng hindi mahirap ang pagpanganak sa so, yun po. And then paano pa paggamit, no? So ano lang siya, 3 kutsara ng ganito yung China moth, and then ilaga mo siya sa 3 basong tubig. So yan, ilaga lang siya hanggang sa magiging hanggang magiging 2 baso na lang ang matira. So diyan po ay sa ang product po niya ay sa pharmaceutical product, so Anisa. So yan po, sa Cebu po ito siya maano, pero sa amin marami dito kasing nagbibenta ng ganito din, okay? So ayan po, ilalaga na natin yung ating China moth. Okay. So yan po, ilalagay ko lang siya sa takuri. So yan po, saan lang ng tubig. Ayan, 3 baso na yan. And so ilalaga, papukuluan na natin. So ayan na po, tapos ng pakuluan, ayan na po, isarin natin siya sa baso. So ayan pong hitsura, para siyang kulay alingatong pero hindi siya alingatong, guys. Pula lang yung sabaw niya, no, kasi halo-halong mga herbal niya, no. May sibukaw, may alingatong. So ayan po. So ito po yan, guys, China ito po yung ating China moth. Okay po, ito po yung hitsura niya. Para siyang ang color niya, para siyang alingatong. Pero hindi siya alingatong, guys, yung mga yung mga kahoy dyan na sa ilalim, yun po, China moth. Iba-iba kasing klase siyang herbal, no? Kasama din yung alingatong, kasama na din yung, pero maliit lang siya kasi 13 siya, 13 na piraso yung mga na uri ng mga gamot na andito. So, titikman natin kung ano ang lasa ng, para ma-share ko sa inyo kung anong lasa ang China moth po, okay? Okay lang siya, guys. Wala siyang lasa, guys. Masarap. Medyo may kunting pakla siya. Pero kering-kering naman, hindi masyado halata, no? So ito po ang chin. Ito ang iniinom ko nung ako'y nagbubuntis. 4 kasi yung anak ko, guys. And then lahat po sila ay normal po. So hindi ako nakaranas na maging nagbiri-biri po. Ako yung bang lumalaki yung mga paa pag tuwing ikay malapit ng mga anak, 'di ba? May ganun. Beri-beri kasi yung tawag sa amin, yung medyo mataba yung paa mo or yung ganun po.
pagka malapit ka ng mga anak, ganun po, no? So, hindi ako nakaranas nun. And lahat ng mga anak ko is normal po, no? So, kasi may noon kasi nung nagbuntis ako, nung una pa lang ng anak ko, may nakapagsabi sa akin na alam mo gang uminom ka ng ano, China mode para hindi ka mahirapan ang mga anak. Since uminom ako dahil sinunod ko yung toro nila, sawa naman ng Diyos, siyempre natural yung labor, masakit talaga yung magli-labor ka, ganun. Pero yung pagpanganak talaga, ano talaga, madali lang, ganun po. At saka wala nang komplikado, no? So, yun po ang nangyari sa akin na sawa naman ng Diyos. Sabi nga nila mga yung side ng asawa ko, naku, ang dali naman mong mga anak. Kasi 2 days lang kami sa ospital, hindi nakalabas na ako. Kasi normal lang naman lahat yung anak ko, no? So, ito po ang ginagamit ko na China mo. Pero ito'y ano lang guys, ha? Paunang gunas lang, no? Sa mga, depende lang kasi sa mga maniniwala, no? So, since ako, niwala ko, and then, sawa naman ng Diyos, laging okay naman po siya ang karanasan ko sa pag-inom ng China mood, no? So, ito'y para sa mga buntis at saka hindi buntis. Ito'y para sa mga, kahit hindi ako buntis guys, uminom ako nito dahil para sa binat. Gamot din siya sa binat and then sa pasma, sa nervous, sa ano pa? Sa kulang sa dugo, sa yan. Yung anemic, ito po. Yeah. Ito po, China mood herbal po, okay? So, hindi ko alam kung saan ito mabibili sa inyo. Kasi dito sa amin marami talagang bintahan. Dito sa amin, no? Mabibili siya sa amin, no? Sa 50 pesos per ano, per balot. Yung nakita nyo kanina, yung China mot na yun, yung per balot, yung 50 pesos. So, binili ko siya. Binili ko siya ng kasi minsan may pag bumili ka marami, may tawa din, no? So, nagiging 40, so ganun. So, inom tayo ga China mot para sa binat, no? And then, para sa nervyos. So, kung may nervyos, maganda din sa inyo ang China mood. Okay po? So, ito po guys. China mood ito. Ginagawa ko siyang kasing kape. No? Bawal ako sa kape. And then, yung potomaya. Yan. So, okay guys. Okay. Sa mga, ano, sa mga baguhan dyan na hindi pa nakaranas ng mga anak yung first time. Okay. May tips din ako sa inyo, no? Para dali kayong mga anak kung paano. Mga anak kahit baguhan kayo, no? Bukod sa pag-inom ng ganito, kung mayroon kayo dyan, kung makabili kayo, mas maganda, okay? So, sa mga baguhan po, hindi nila alam talaga, no, matitense ka pa kung paano mga anak, ganun-ganun po. Ayun, paano mo malalaman kung ikay mga anak na? Sa akin po, base sa experience ko, malalaman ko kung ato mga anak na ako. Pag sumasakit yung tiyan ko, bakit ganun, parang nag-liver na ako. So, tinitingnan ko mo yun yung panty ko. Naku, pag may lumabas na dugo, so yun na, indikasyon na, na ito, mga anak na ako. Ito na, umpisa, dyan na kasi mag-umpisa ang liver. No, mag-liver ka, ganun po. Base lang po sa experience ko, ha. So, dyan na mag-umpisa yung liver na, mag-liver ka na. And then, every 10 minutes, sumasakit yung tiyan mo. Parang ganun, nag-liver ka na nun, okay? Okay, pag ganyan na po, nag-liver na po kayo, huwag kayong maingay. Na parang, ay naku, aga, marang sakit. Ganun-ganun na huwag kayong sisigaw. Na para kayong baboy na kinatay, no? Kasi pag ganun na talaga, pag nanggan may dugo ng panty nyo, and then pumunta na kayo sa medyo malapit na clinic. Kasi, ano yan, i-check up ka muna kung mga anak ka na ba o hindi pa. So, pag once na nakapag-check up ka, uy, ito, mga anak ka na, 4 cm or malapit na, 5 cm, punta ka na sa ospital. So, ngayon, punta ka na sa ospital. So, pagdating mo doon sa ospital, didiritso ka sa labor room. Doon, sa labor room. Sa labor room, ang mga nakaano doon, yung mga talagang mga anak na nagli-labor. So, iba-iba yung itsura na makikita mo doon, no? May pangit, may as in, grabe talaga, no? Ang ano ko, ang ginawa ko, ang gagawin nyo, ganito. Okay, so, ang gagawin ninyo, pag nandun na kayo sa labor room, iba't iba kasing klase makikita mo yung mga kasamahan mo din, mga nganak din, no? So, yung mga kasamahan mo, natural lang yung mag-iingay talaga yan sila. As in, mag-iingay. Yung base sa experience ko, naku, ang grabe, mga kasamahan ko doon, ang iingay, super grabe. Parang baka na kinatay, ganun, no? That's mag, ano pa, siyempre, simple masakit, kaya ka nag-iingay, kaya ka ano, kasi masakit talaga pag nanganganak ka, lalo na pag naka ano na ka, pag nasa labor time na, ang sakit talaga kaya, no? So ikaw, kasi baguhan ka, huwag kang maingay. Kumbaga
although masakit siya, pero wag overacting, wag overacting na talagang, aray, nako, animal ka, may ganun po guys. Totoo po yan yung mga kasamaan ko doon. So wag ganun po, wag kumbaga, pag-relax ka lang, wag masyado kasi ma-high blood ka yan pag, ano ka, pag magmaingay ka, ma-high blood ka yan, matitense ka. So dapat ang gagawin mo, ganito lang, pag sa katulad na sa akin, kanoon. Huwag kang maingay kasi pag once na maingay ka nung permero mong panganak, tuloy-tuloy na yan hanggang sa maging ilang yung anak mo, maingay ka na talaga. Kasi para daw sa amin, sa amin, ang ibig sabihin yan, parang paglilihi daw yan, no? Pag may pamahiin kasi kami na pagka maingay ka daw sa permero mong anak, hanggang tuloy-tuloy na yan. Kung ilan man yung anak mo, maingay ka na tuwing ika'y manganak. So, ganun po. And then, pag ganun po, parang ang pangit tingnan, ang sagwa. Ang iingay naman mga anak niyan. Ako, alam mo, sa lalo na sa government, pagagalitan talaga kayo ng doktor. No? Grabe, nakatry talaga ako dalawang bisis ng anak ako sa government hospital. Grabe, alam mo, kahit na ang sakit na, ang sakit, na sakit, sakit na sakit na yung tiyan ko, tinitiis ko lang talaga huwag maingay. Bakit? Dahil pag pumupunta yung mga doktor, doon tinitingnan kami, sabihin mo, Dok, manganganak na ako. Ay, hintay ka dyan, hindi ka pa manganganak. Sisigawan ka pa, tapos pagagalitan ka pa, lakad-lakad ka nga muna, sigaw ka ng sigaw. Ganun. No? So, ganun po. So, dapat, pag mermero ka, ito lang kasi effective lang talaga ito sa mga baguhan pa na permero pa lang nanganganak. Yun, effective lang po ito. Pag once na nagawa mo ito, na huwag kang maingay, hindi ka nag-iingay, hanggang tuloy-tuloy na yan, hanggang ilang mga yung anak mo. So, ganun lang po ang ginawa ko. Hinahagod ko yung tiyan ko, aray, ganun. No? Kumbaga sa sarili mo lang, ikaw lang nakarinig ng ingay mo. Huwag mong iparinig sa iba. Kasi maingay na nga kayo doon sa loob, magdadagdag ka pa. No, kasi marami kayo doon sa labor room, marami kayo doon mga nganak talaga. Iba-ibang maririnig mo ng mga istorya nila, mga sigaw nila, maririnig mo talaga. This ikaw, sisigaw ka, dadagdag ka pa. So, ganun po ha, yung mga permero mga anak, yung first time. So, ganun na po, hagudin yung tiyan, ganun. Lord, sakit talaga, ganun, no? At least, ikaw lang sarili mo lang ang nakarinig. So, yun po ang gagawin niyo sa mga permero, sa mga baguhan pang mga anak, ha? And then, wag kayong, minsan, kasi yung bata kasi, para siyang iiri, no? Parang ganun. Pero wag kayong iiri ng iiri. No, ibuhos niyong lakas niyo sa pagkairi. Isahan na ang pag-iri niyo. Kasi minsan talaga, hindi mo mapipil yung mga anak mo para kang pupunta sa CR, tapos para kang tumatain na parang, ano ba ito, ganun-ganun, parang mga nganak, no, hindi pa yun mga nganak kasi may CM yan, ewan ko kung nakalimutan ko pang ilang CM yun bago ka mga nganak. And then, pag doon na talaga, pag sinichick ka sa, pag nandun ka sa lagi sa room ng labor room, ano siya, sinichick ka naman ng doktor, tingnan ko nga kung anong CM ka na, ito, mga nganak ka na, may ano na, hindi ko alam kung anong CM yun na time ng mga anak. Akit ka na dito sa ano, birth room para doon ka na talaga pabubok kakain ka doon, no, pabuka ka doon para mga anak ka lang. So doon mo na ibuhos yung ano mo, yung lakas mo, talagang iri ka na talaga ng iri. Isahan lang iri. Huwag kang mag-iiri-iri nang hindi ka pa mga anak, hindi mo pa time. Bakit? Maubusan ka ng lakas, baka mamatay mo ang bata o di kaya mamatay ka. Ganun po. So dapat ang pag-iri niya dapat isahan lang. Ano? Malalaman mo kasi yan kung paan, kung mga nganak ka na talaga na kailangan ibuhos mo iri. Kasi medyo, parang ang sarap, ito na, iiri na talaga ako. Parang lumalabas na yung anak ko. So, ganun po. Mapipil mo talaga yan. Kasi huwag kang iri ng iri, kasi nasa bahay ka pa, iiri ka na, hindi pa yan oras. Kasi maglilibor ka pa nun, bago pa lumabas yung bata, maglilibor ka muna nun. And then, once na mag-iri ka na, ano talaga, isahan lang ang pag-iri mo para hindi, baka iri ka ng iri na hindi pa time, baka dumating pag doon ka na sa isahan na, doon ka na sa iri, pag-iiri mo na talagang lalabas ng bata, tas nawalan ka na ng lakas, nawalan ka na ng ano, baka maano yung ma-stuck yung bata doon sa loob, no? Baka umurong, no? Baka kasi hindi ka na makairi ng maayos po, no? Ganun po sa mga baguhan po, no, yan po ang tips ko sa inyo, huwag kayong maingay-ingay pag manganak.
first time kasi pag na ano mo na yan, tuloy-tuloy na yan ang pagpapanganak ko na maingay ka na talaga. So yun lang po ang naranasan ko sa experience ko, no? And then sa awa naman ng Diyos, effective naman talaga siya. And then siyempre tinuruan ako, may nakapagsabi kasi that time na yung first time ko naman, itong gawin mo, ito ganun. Lahat ng mga tinuturo nila, sinusunod ko, ginagawa ko. Dahil ako lang din ang mahihirapan. Hindi ko nga alam, mga anak, baka kasi pag mga anak tayo, pwede tayong mamatay o hindi, o yung bata, ganun po, no? Kasi hindi natin alam na magiging komplikado po, no? Panganganak po. So yan po, sana sa mga baguhan po, sana may matutunan kayo, makuha na lesson na po. Okay, so salamat sa panonood at sana mag-subscribe kayo. Bye-bye. So ayan po, no? Pero kung sa ospital naman kayo mga anak, eh siyempre mayroon namang mga doktor noon doon. So tutulungan naman kayo. Kung hindi niyo talaga kaya, pwede naman kayong maging cesarean na lang, no? So ganun po, no, sa mga mahirap kasi medyo maliit ang sipit, ayaw hindi makapag-ere, hindi pwedeng ganun, no? May mga ganun din. So as para lang po ito sa mga normal na panganganak mo, no? So kung pag kayo mahihirapan talaga, hindi kayo talaga makapag-ere, pwede, cesarean section, pwede pong ganun. Yun. Kaya lang, medyo mahal. So, pabubutasan yung tiyan nyo, parang ganun po ba. Pero mahal din ang bayad niyan pagka kayo masiis or masisaryan. Okay? So, wag naman. Sana. Okay? No, so, para madaling manganak, disiplina din sa sarili. No, wag kayong kumakain-kain ng kung ano-ano para wag kayong laging matulog, exercise din, alas 5 ng umaga, pwede maglalakad-lakad kayo, ganun. Then paaraw ka din, mga 2 hours, no? Paaraw ka din sa umaga lang, wag na sa hapon o sa tanghali, mainit na yun. So yan po, para mag-exercise ka, para hindi ka maano, no? Para hindi malumalaki yung tiyan mo, para I mean yung bata, kasi tulog ka ng tulog, no? So ganun, makaipit din. So dapat exercise din, tulungan mo din yung sarili mo. And then syempre yung magdasal din tayo, no? Para nga, Lord, tulungan mo ako na sana panganganak ko, hindi ako mahirapan. So ganun po, yan. Okay.